Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ika-apat na tayong linggo ng ika-apat na markahan. At sa linggong ito, may panibago tayong aralin at kwento na matutuklasan. Handa na ba kayong magsimula sa ating aralin sa linggong ito? Kung handa na ay halina't magsimula! Sa linggong ito, ang aralin natin sa gramatika ay ang uri ng pangungusap. Ngunit ano nga ba ulit ang pangungusap? Okay, kapag sinabing ang pangungusap, ito ay maaaring isang salita o lipon ng mga salitang nagbibigay ng isang buong diwa. Ito ay laging nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Ano-ano nga yung mga bantas? Tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. Ngayon, dumako na tayo sa uri ng pangungusap. May limang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ito yung pasalaysay o patrol, patanong, pautos, pakiusap, at padamdam. Magsimula tayo sa pasalaysay o patrol. Ang pangungusap na ito ay nagsasalaysay ng pangyayari o katotohanan. Okay? Ito ay nagsasalaysay lamang o nagkukwento at ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, talagang mapagmahal ang mga magulang. Okay, yan ay pasalaysay. Another, ang mga aso ay tumatahol. Ano pa? Ang mga bata ay naglalaro. Ano pa kaya? Okay. Lumalangoy ang mga isda. Yan ay mga pasalaysay o patrol na pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa patanong. Ang patanong naman, ito yung uri ng pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa tungkol sa isang paksa, impormasyon, o detalye. Again, pagpatanong, nagtatanong o nag-uusisa. At ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Halimbawa, gaano tayo minamahal ng ating mga magulang? Another, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Okay? Ano pa kaya? Okay, pwede rin yung ano ang hilig mong gawin? Yan ay mga patanong, nagtatanong. Next, pautos. Ang pautos naman, ito yung pangungusap na nagsasabi ng tungkuling dapat gawin o nag-uutos. Okay? Ito rin ay nagtatapos sa tuldok. Okay? Ang pinagkaiba nito dun sa pasalaysay, pasalaysay nagsasalaysay lamang or nagkikwento. Pag pautos, nag-uutos. Okay? Nagsasabi ka ng dapat gawin. Halimbawa, sundin mo ang payo ng iyong mga magulang. Another. Pumunta ka dito. Another. Halika, lumapit ka sa akin. Yan, yung mga pautos. Inuutusan mo yung sinasabihan mo nung pangungusap. Okay? Next, pakiusap. Ang pakiusap naman, ito yung nagpapahayag ng magalang na paghiling. Ito ang pinagkaiba niya sa pautos. Ang pautos, basta ka lamang nag-uutos. Sa pakiusap, ginagamitan mo ito ng paggalang. Okay? Ito ay maaaring nagtatapos sa tuldok o tandang pananong. Halimbawa, pakitulungan mo ako. Or, maaari mo ba akong tulungan? Okay? Hindi siya kagaya ng pautos na basta lamang nag-uutos dito, gumagamit siya ng paki o maaari. Okay, upang mas magalang itong pakinggan. Next, padamdam. Ito naman yung mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Okay, ito ay nagtatapos sa tandang padamdam or exclamation point. Halimbawa, napakabait mo. Naku, narito na pala kayo. Naku, narito na pala kayo. Okay, kung mapapansin ninyo, parehas lamang itong dalawang pangungusap na ito, itong ikalawa at ikatlo, ang pinagkaiba lang nila, yung tandang padamdam isinulat dito sa naku, at yung isa naman ay nilagay dito sa hulihan ng pangungusap. Parehas lamang ibig sabihin yan. Yan pa rin ay padamdam na pangungusap. Okay?
Dahil parehas naman yung nagpapahayag ng matinding damdamin. Ngayon, dumako tayo sa inyong pagsasanay. Sa pagsasanay na ito, nais kong isulat niyo lamang sapat lang ang uri ng pangungusap. Gamitin ang mga sumusunod na titik. PS kung pasalaysay, PT kung patanong, PD kung padamdam, PU kung pautos, at PK kung pakiusap. Okay? Number one, hoy, bawal sumingit sa pila. Ano kayang uri ng pangungusap ito? Number two, mahaba pala ang pila tuwing umaga. Number three, pakitulungan ang matanda sa pagsakay. Number four, may bakanteng upuan pa ba? Number five, huwag kang sumabit sa jeep. Okay? Sagutan ang pagsasanay na ito. Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, para malaman ko kung naintindihan ninyo ba talaga ang aralin natin sa linggong ito. Okay? Halina at tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, number one, ito ay padamdam at gumagamit ito ng tandang padamdam. Number two, ito ay PS or pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay lamang. Number three, PK, pakiusap. Kung mapapansin ninyo, gumamit ito ng paki, pakitulungan. Number four, ito ay patanong. Gumamit ng tandang pananong. At nagtatanong ito. Number five, ito ay pautos, nag-uutos. Okay? Ha, naintindihan ba ninyo ang ating aralin? At marami sana ang kasagutan ang tama ninyong kasagutan sa ating pagsasanay. Para sa inyong takdang aralin sa linggong ito, basahin ang kwentong kapayapaan at pagbabago mula sa pahina 345 hanggang 346. Basahin itong mabuti at unawain. Matapos ito, gawin ang pag-unawa sa binasa mula sa pahina 348 hanggang 349. Para naman sa gramatika, gawin ang gawain A, pahina 351 hanggang 352. Sa pag-unawa sa binasa, nais ko lamang sagutan ninyo ang bawat bilang na ito. Ibigay ang maaaring wakas ng mga pangyayari batay sa dati ninyong kaalaman. Again, bibigyan nyo lamang ng wakas ang mga sitwasyong ito. Okay? Para naman sa gawain A, isusulat nyo lamang sa bawat bilog. Kung ito ba ay pasalaysay o patrol, isusulat nyo ang A. B kung patanong, C kung pautos, D kung pakiusap, at E kung padamdam. Again, isulat lamang ang letra ng tamang sagot dito sa bawat bilog. And dito naman sa kahon, sa hulihan, o dito sa loob ng pangungusap, ay isusulat ninyo ang angkop na bantas, yung tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam. Isusulat ninyo ang angkop na bantas para sa bawat pangusap sa bawat bilang. Naintindihan ba ang inyong gawain para sa linggong ito? Naway naintindihan ninyo ang mga kinakailangan ninyong gawin at ang aralin natin sa linggong ito. Huwag kalilimutang ipasa ito sa Class Dojo upang makita ko ang inyong mga kasagutan. Naintindihan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!